Usap-usapan ngayon sa social media ang video na ito. Hospital ang pahalal, oh! To eat it at unreal mo. Kasi diretso. Na kung saan nakikita natin na chicken lumpia with halal logo ang lumpia na ito. Subalit ang katotohanan, baboy pala ang lumpia na ito at kanilang ibebenta sa mga Muslim. Mga minamahal na kapatid, isa po itong kalapastanganan, karumaldumal na panluloko sa mga kapwa natin Muslim. Ang gawain na ito ay talaga namang kitang-kita natin na sukdulang pandaraya, mga minamahal na kapatid. Kaya dapat ibahagi o share po natin ang video na ito, ikalat natin ito bilang isang pagpapaalala para sa mga kapwa kapatid natin na Muslim na mag-ingat ng doble sa tuwing bibili tayo ng mga kakainin natin. Bukod dun, bigyan natin ng linaw para sa lahat. Bakit nga ba bawal sa Muslim ang baboy na ito? Unang-una, bilang pangbungad, gusto kong bigyan ng diin na hindi lamang po sa Muslim bawal ang baboy. Bagkus sa lahat, ultimo sa Bible, maraming bersikulo na bawal ang baboy. Tingnan nyo po ang mga ito. Pero ito naman po ang paliwanag natin, mga minamahal na kapatid, para sa mga kapwa natin Muslim. Bakit nga ba bawal sa Muslim ang baboy at saan maunawaan ho natin ito ng kasama ang puso natin? Sinabi ng ating Panginoon sa marangal na Quran, sinabi ni Allah, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَامٍ يَتَعَمُهُ. Sinabi ni Allah sa marangal na Quran, Ya Muhammad, sabihin mo na, sabi niya, wala na akong iba pang nakitang pagkain na ipinagbawal maliban na lamang sa mga pagkain na ito. Una, illa ay yakuna maitatan o damman masfuhan o lahma khinzir. Maliban na lamang sa binanggit na ito. Mga bawal na kainin. Una, maitatan. Ito yung kilala natin ngayon sa mas modernong katawagan na double dead. O kumbaga, yung mga hayop na hindi kinatay sa tamang pamamaraan. May malina po yun at may paraan na tayong dapat sundin sa pagkakatay ng mga hayop. Kabilang na dito na hindi dapat natin kainin ang mga double dead. At alam natin na may mga negatibong maidudulot naman talaga ito. Ikalawa, dama masfuhan. Ang mga dugo na lumalabas sa mga hayop na kapag kinatay mo ito. Halimbawa, kinatay mo ang manok o ano paman, yung mga tumutulong dugo na lumabas na marami, hindi po yun karap dapat nakainin. At ito yung number 3 natin. Lahma khinzir. Ito yung karne ng baboy. At malinaw ito, mga minamahal na kapatid. Karne ng baboy ay bawal po sa pananampalatayang Islam. Anong kasunod ng talata na ito? Ito yung sinabi ng Panginoon na si Allah. Fa innahu rijzun. Ang mga bagay na ito ay pinagbawal sapagkat ito ay rijzun. Ito ay malawak na salita. Malawak ang kahulugan ng region. Pero ito, bibigyan natin ng mga point. Unang-una, ito ay marumi. Okay? Ang mga bagay na ito ay marumi. Kitang-kita naman natin. Ang double dead o ang mga hayop na hindi nakatay sa tamang pamamaraan ay marumi. Ang mga dugo na umaagos-agos, ito ay marumi. Ikalawa, ito ay nagdudulot ng sakit. Subhanallah, kitang-kita natin ngayon sa mga scientific na paliwanag, baboy ay talagang maraming maidudulot na sakit sa isang tao, high blood. O kumbaga, talagang meron pa silang na-discovery na merong mga uod sa baboy na kahit ilagay mo siya sa mainit, lutuin mo na maghapon magdamag o ilagay mo pa sa malamig na lugar, ang uod na ito ay hindi namamatay at ito ay nananalaytay sa karne ng baboy. Tingnan natin, mga minamahal na kapatid, kung gaano ito karumi. Ito ay nagdudulot talaga ng masama. Kasunod doon, meron pa, minamahal na kapatid, mga bawal na kainin. O fiskan o hila li ghayri lahi bi. O kaya naman, isang hayop na kinatay bilang pag-aalay sa ibang Diyos-Diyosan. Maaring manok o kahit anong karne pa man na ito. Subalit kung ito ay pinatay upang ialay sa ibang Diyos o sa Diyos-Diyosan maliban kay Allah, ito ay hindi pa rin po maaaring kainin. Subalit, pakinggan ho ninyo yung kasagutan sa lahat ng sinabi ng pagbabawal na ito. Kung gaano ka maunawain, kung gaano ka kinukonsider ng Islam, ng ating Panginoon, ang kalagayan ng isang alipin ng isang tao dito sa mundong ito. فَمَنْ اِضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Ngunit sino man ang makakain ng mga bagay na ito nang wala sa kaluguran niya, sapagkat merong instances na maaaring mangyari iyon na wala ka ng iba pang makakain, wala ka ng ibang makikitang makain unless ikaw ay mababawian ng buhay kung hindi mo ito kakainin, harapin mo ang baboy, at wala ka ng iba pang makakain, kumbaga mamamatay ka na, pinapahintulot po ito. Subalit kakainin mo iyon nang hindi ka malulugod
at wala kang, hindi mo nanamnamin, hindi mo malulutuin, hindi mo na papasarapin upang magpakasaya ka, hindi. Pampalipas gutom lamang upang mailigtas mo ang sarili mo sa sitwasyon. At marami pang halimbawa dito. Kasunod ng ayah, subhanallah, napakasarap ng Islam. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Subhanallah, sapagkat katotohanan, walang duda na ang iyong Panginoon na si Allah ay ang ganap na mapagpatawad. Papatawarin kanya kung magawa mo man ito. Ito po ay paglilinaw, mga minamahal na kapatid, na kababayan, mga not yet Muslim, na huwag na po natin gawin ang katulad ng ganitong bagay na ito. Sapagkat isa po itong pandaraya, literal na pandaraya, kitang-kita ho natin na kung saan hindi naman natin na kailangan gumawa ng ganitong bagay para kumita lamang ng pera upang manloko lamang ng kapwa natin Muslim. At para naman sa mga kapwa natin Muslim, maging doble ingat po tayo sa mga bawat pagkain na kakainin natin, sapagkat alam natin na tayo sa Pilipinas ay minority. Ang bansang Pilipinas ay hindi bansang Muslim, kaya naman kailangan natin magdobling ingat sa mga kinakain natin. At maraming halal na products dyan, maraming halal na maaari nating mabilan na mga karne or lumpia. Katulad nito ay matatagpuan natin ito, mga minamahal na kapatid. Magulang sa pananampalatayang samnawa, para sa mga kababayan natin, ang video ito ay magkaroon ng kaunting linaw para sa atin.